Tayo po ngayon ay nagsama-sama ngayong araw na ito para magpuri sa ating Panginoon. And tama po yung sinabi kanina ng ating brother Ed. Alaga pong kanina rin po doon sa church natin sa Gunma, punong-puno po ng tao. Kaya hindi rin po agad ako nakaalis. At ngayon po ay unang araw, unang Sunday ng June. Masasabi ko na nasa gitna na tayo ng taon na 2011. Kaya po, napakabilis ng panahon. Hindi natin alaman na talagang gitna na ngayon to. Okay, ng panahon ng 2011 at naniniwala ako na talagang pinabibilis na talaga ng Lord ang panahon dahil malapit na siyang bumalik. Handa ba kayo doon? Mukhang maraming hindi handa. Handa ba kayo doon? At sa pagbabalik ng ating Panginoon, ang ibig ko sabihin pag sinabing handa na po ba kayo roon ay ang yung po bang buhay ninyo ay talaga bang na-dedicate nyo na sa Kanya? Yung pong buhay po ba ninyo ay talagang nabago nyo na para sa Kanya? Sapagkat yung mga taong hindi handa, sila yung mga tao na sabi nga po ng salita ng Diyos ay yung mga taong maiiwan sa panahon ng Kanyang pagbabalik. Kaya po, dapat sinasamantala ng maraming mga Kristiyano o maraming mga tao na nakakapakinig ng salita ng Diyos ang mga bagay-bagay na pagkakataong binibigay sa atin ng Panginoon. Samantalahin natin hanggang tayo po ay pwede pang makapaglingkod at magamit ng ating Panginoon. Samantalahin natin sapagkat limitado na po ang panahon ng Kanyang binibigay niya sa atin. Sa panahon na binibigay niya ngayon na napakabilis ang araw, naniniwala ako minamadali na talaga ng Lord ang Kanyang pagbabalik. Naniniwala ako na bilang na ang panahon natin. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Gusto ko makita lang natin, lahat sana ng mga taga Lord of the Harvest, my prayer, kahit na yung mga youth natin dito, huwag yung sabihin mga bata pa kayo, sabihin naman natin dito, masyado na akong matanda o masyado akong busy. Okay? Gusto ko lang isipin natin dito, okay, ano man ang kalagayan mo ngayon, dapat kang magpagamit sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Ngayon ang tanong ko, bakit hindi ka nagpapagamit? Ayan na. Okay, marami, may lumabas, may abala, hindi ko kaya, hindi ako nakapag-aral, o hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Lumalabas yung ano? Yung salitang limitasyon. Okay, lumalabas yung pandahilan natin ano yun? Yung weak ako sa ganito, hindi ko kaya itong ganito, kulang ako sa ganito. Ngayon pong araw na ito, ito pong pag-uusapan natin. Tungkol sa limitasyon natin. At kahit na ikaw ay mayroong limitasyon, dapat mong maunawaan na ikaw ay pwedeng mag-rise above. You can overcome your limitation. Okay? Sa buhay na ito. Kaya pag pinamagatan ko po ang aking mensahe, rise above your limitation. Bago po ako mag-umpisa, basahin po muna natin yung ilang mga verses na masasabi natin na tayo po ay ginawa ng Panginoon upang managumpay. Okay? Ginawa po tayo ng Panginoon to rise above every problems, every situation, to rise above many things na binibigay ng diablo sa ating buhay para tayo po'y managumpay. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ibig sabihin, we can overcome. Bottom line ng verse na ito, you can overcome. You can overcome any troubles, any work of the enemy in your life. You can overcome it. Why? Sapagkat ang Panginoon ay kasama mo. Revelations 2:26. To him who overcomes and does my will to the end will give authority over the nations. Sino daw po yung mag-overcome? Those people who does the will of the Lord till the end. Andiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Amen. Ngayon, kaya nga sinasabi ko po sa inyo, malapit nang dumating ang Lord, bumibilis na ang panahon, at ang sabi ng salita ng Diyos, kinakailangan daw natin gawin yung kanyang kalooban. At sa mga taong gumagawa ng kanyang kalooban, to those people who do the will of the Lord, sabi ng salita ng Diyos, they will overcome. Overcome in what? They will overcome many trials. They will overcome even their personal problem, their personal limitation. Hindi lamang po ito overcoming yung mga problema ang dinaranas mo ngayon o pangit na dinadanas mo ngayon na umiiyak ka ngayon. No. Ang sabi rito, you can overcome even your personal limitation. Kahit na
sa panahon na hindi mo naman kaya pero magagawa mo. Okay? Bakit po? Kasi may mga pagkakataon na tayo lang ang gumawa ng limitasyon natin. Kaya mo, kaya lang ikaw lang ang gumawa ng limitasyon mo. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Ano po ba ang ibig sabihin ng limitation? Sabi po ng Webster, limitation is a state or quality of being limited or restricted. Ibig sabihin, hindi mo magawa kasi may pumipigil sa'yo. Hindi mo magawa kasi nakita mo na hindi kaya ng iyong kakayanan. Kaya limitation, you're being limited. Andiyan mo ba kayo? Okay? Kasi iisipin lang natin ngayon, na tingnan natin ngayon ang ating mga sarili, sapagkat mas makukonsider natin ang limitation natin ay sasabihin mo, I'm limited. Katulad na ano, limitado ka physically. Maaring maliit ka, hindi ka matangkad. Kaya hindi mo maabot yung mga matataas, so limited. Are you here? Andiyan ba kayo? Okay, meron naman tinatawag na mga siguro emotional limitations. Ang mga emotional limitations, yun ang mga taong madaling matakot, mahihiyain, okay, mga tawag dito, mga madaling maapektuhan sa kanyang buhay, okay, malulungkutin, or physically limited, mahina ang katawan, masasakitin. There are so many kinds of limitation. Yung iba naman ay mga limitation lang na maaaring ikaw lang ang gumawa ng limit mo. Sabihin mo, sabihin natin ay ako ay hindi ko kayang magsalita, hindi ko kayang humarap sa tao. Okay? Kaya ito po yung tayo po yung gumawa ng mga tinatawag na mga self-imposed limitation. Gusto ko kung bakit ko po ginawa itong mensaheng ito. Ilang araw na nga po akong nag-struggle sa paggawa ko ng mensahe. Sabi ko nga sa misis ko, sweetheart, parang di ako, ang aga kumakagising eh. Sabi ko, parang hindi ako makatulog ah. Sabi niya, bakit? Iniisip ko yung mensahe ko eh. Sabi ko ganun sa kanya eh. Dahil gusto kong talagang medyo mapaganda dahil nga po gusto kong yung ang heart ko, ang desire ng puso ko is lahat ng mga taga Lord of the Harvest ay talagang manatili po na talagang nananagumpay sa kabila ng maraming mga ginagawang restriksyon ng diablo sa buhay natin, mga pagpipigil na ginagawa ng kaaway sa buhay natin, maging tayo na mismo na gumagawa mismo para pinipigilan natin ang ating sarili para hindi tayo magamit ng Panginoon. Minsan dyan, ang mga pagpipigil na yan ay ginagawa yan ng mga asawa natin. Pinipigilan kanyang maglingkod sa Lord. Mga magulang natin, anak natin, maraming dahilan para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon. Guess na sabi mo, di pa muna ngayon kasi may problema ako sa anak ko, problema ako sa pamilya ko, problema. Yan yung mga limitations na ginagawa minsan ng mga tao na kapaligid sa iyo. But, ang nais ng Panginoon sa atin is to for you to rise above your limitations. Are you here? Amen. Okay? Are you willing to rise above your limitation? Amen. Ang gusto ng Panginoon is for you to be used to the highest potential that you can be. Okay? Sana pang mga tao ang pwedeng magamit ng Panginoon in a very talagang powerful way. At minsan, akala mo ba kung sino yon? Ikaw yon. Okay? Ikaw yon. Kaya lang, you're restricting yourself para ikaw ay tunay na magamit ng Panginoon. So, gusto ko makita natin dito, sabi ng Lord, no, I'm investing